Kung walang knowledge, walang power. Yan ang mga katagang tumatak sa ating mga batang lumaki noong dekada 90. Hindi rin makakalimutan ang mabisang halamang gamot na pito-pito. Isa ka rin ba sa gumamit ng Baron Super Antenna na nagpalinaw sa ating telebisyon noon? Sa palagay ko ay alam nyo na kung sino ang nasa likod ng mga ito. Yan ay walang iba kung hindi ang nag-iisa at kinagigiliwan natin noon, yan ay si Ka-Ernie Baron, na tinaguri ang The Walking Encyclopedia ng Pilipinas. Halika, at siya ay ating kikilalanin sa maiksing talakayan na ito. Sino nga ba si Ka-Ernie? Ano ang kanyang naiambag sa ating bansa tulad ng kanyang mga imbensyon? Ano nga ba ang ipinayo niya kay Kim Atienza? At pag-uusapan din natin ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero bago tayo magsimula, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Si Ernie Baron o si Ernesto J. Baron sa tunay na buhay ay nakilala natin bilang isang mahusay na radio broadcaster, TV personality, weather forecast at isang inventor. Siya ay pinanganak noong August 15, 1940 sa Tagupan, Pangasinan. Pero lumaki siya sa bayan ng kanyang ina sa Bacoor, Cavite. Si Ka-Ernie ay nag-aral ng kursong commerce sa Far Eastern University sa Manila. At dito ay nagsimula na din siya bilang scriptwriter sa isang istasyon ng radyo noong 1960s. At sa kalagitnaan ng dekada 60 ay nagkaroon siya ng sariling programa na tinawag na Gintong Kaalaman sa DZAQ o mas kilala natin ngayon na DCMM Radio Patrol 630, na kung saan ay umusbong ang kanyang karera dahil sa paghahatid niya ng munting karunungan at mga trivia. Ito yung mga panahon na hindi pa uso ang internet o Google, na talagang pahirapan pang makalikom ng impormasyon. Kaya naman siya ay hinangaan at kinagiliwan ng maraming taga-subaybay dahil pwede kang tumawag sa kanilang himpilan at ang iyong mga katanungan ay kaagad nasasagutin ni Ka-Ernie. Pero minsan ay may mga caller din na namimiloso po sa kanya. Isa na nga sa hindi ko makakalimutan habang ako ay nakikinig noon sa kanyang programa ay may tumawag at nagtanong kung ano raw ba ang kulay ng utot. At ang mabilis na sagot ni Ka-Ernie, "E di kakulay mo, sabay tawa." Pero na magsara ang ABS-CBN ng panahon ng martial law, ay naging news anchor naman siya ng ibang istasyon gaya ng DZSA 1230. At nang magbalik ang ABS ay kaagad namang nagkaroon si Ka-Ernie Baron ng programa sa radyo na Knowledge Power. At dahil sa nakuha nitong kasikatan ay lumabas na rin siya sa telebisyon noong dekada 90. Kasabay nito ay dinadayo na rin nila Ka-Ernie ang iba't ibang dako ng Pilipinas upang maghatid ng karunungan at sagutin ang maraming katanungan ng mga tagahanga. At dahil dito ay binansagan siyang The Walking Encyclopedia noong kanyang kapanahunan. Naging parte si Ka-Ernie ng TV Patrol at dito ay nahawakan niya ang weather update at pagkatapos ay nagbabahagi siya ng mga trivia. Nagamit din ni Ka-Ernie ang kanyang programa sa pagpapakilala at kahalagahan ng paggamit ng herbal medicine. Gaya na lang ng halamang pito-pito na di umano ay nakakagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Nakaimbento na din siya ng isang bagay na mabisang pagkuna ng enerhiya para sa mga pabrika at transportasyon sa pamamagitan lang ng paggamit ng tubig. Nakakagaling din ito ng maraming karamdaman na tinawag niyang Baron Triangle. Pero dahil sa kanyang ginagawa na makapagbahagi ng kaalaman tungkol sa alternatibong medisina gaya ng herbal at upang makatulong na rin sa mga kababayan nating kapos sa buhay, umani naman si Ka-Ernie ng napakadaming pambabatikos mula sa mga profesional sa larangan ng medisina. Dahil ayon sa mga ito ay lubhang napakadelikado ng kanyang mga sinasabi sa kanyang mga balita. At wala itong matibay na basihan dahil hindi naman dumaan ang mga ito sa masusing pag-aaral tungkol sa siyensya. Ang nakakalungkot pa ay pinagtatawanan si Ka-Ernie ng kanyang mga kritiko dahil sa kanyang pormaan sa pananamit dahil di umano ay masyado daw itong baduy. Pero hindi naman siya nagpatinag dahil lang sa mga ito dahil alam niyang maraming umaasa sa kanyang kaalaman na kanyang ibinabahagi. Kaya naman lalo niya pang pinag-igting ang kanyang pagsusuri tungkol sa mga halamang gamot.
maraming humanga at nagpatotoo tungkol sa kanyang mga tuklas. Ayon nga sa mga ito, ay talagang mabisa at nakakagaling na mga karamdaman, gaya na lang ng mga bukol sa katawan nila na bigla na lang nawala. At ang isa pa sa imbensyon ni Kaka Ernie ay ang Baron Antena na naging sobrang epektibo sa ating mga telebisyon noong dekada 90 hanggang sa kalagitnaan ng taong 2000 na sa ngayon ay may mga ilan-ilan pa rin na gumagamit nito. Minsan na din siyang naging bahagi ng isang pelikula na Pero o Bayong na hango sa isang TV variety show na Magandang Tanghali Bayan. Nagpatuloy ang magandang karera niya hanggang sa unang bahagi ng taong 2000. At sa kabila ng ilang mga natatanggap niyang kritisismo, ay pinagpatuloy pa rin niya ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman na siyang kinikilala naman ng mga taong sa kanya ay naniniwala. Umani si Kaka Ernie Baron ng iba't ibang parangal, gaya ng One of Most Interesting Personalities noong 2001, Best Educational TV Program Host at Broadcast Journalist of the Year noong 2005. Pero ito na rin yung mga panahon na si Kaka Ernie ay tumatanda na at mayroon na rin siyang iniinda sa kanyang kalusugan. At dumating nga ang pagkakataon na dinalaw siya ni Kuya Kim Atienza noong December taong 2005. Na noong mga panahon na yon, si Kuya Kim ay nais humingi ng payo mula sa kanya. Naguguluhan kasi ito sa kanyang sarili. Nahirapan siyang magdesisyon sa kanyang buhay na tatahaking. Hindi kasi malaman ni Kuya Kim kung susundin niya ang kagustuhan ng kanyang ama para sa kanya na pasukin ang mundo ng politika. Pero nung makausap niya si Kaka Ernie, ay nagwika ito sa kanya na ang buhay ay may hangganan. Dadating din ang oras na ako ay mawawala na din. At sa tingin ko ay pwede na akong mawala dahil meron akong kapalit. Yun ay walang iba kung hindi ikaw. Dahil nababasa ni Kaka Ernie na si Kuya Kim Atienza ay nagtataglay din ng katalinuhan na pwedeng maihalin tulad sa kanya. At noong January 23, taong 2006 ay ginimbalang lahat nang si Kaka Ernie Baron ay tuluyan ang pumanaw sa edad na 65. Siya ay natagpuan ng kanyang anak sa kanyang kwarto na wala ng malay. Naisugod pa ito sa ospital, subalit idiniklara ng mga doktor na wala na itong buhay. Pumanaw siya dahil sa atake sa puso at komplikasyon dahil sa diabetes. Ang labi ni Kaka Ernie ay inihimlay sa kanyang bayan sa Bacoor, Cavite. Masarap lang sariwain ang mga taong tulad ni Kaka Ernie na isa sa inaabangan natin noong mga panahon ng ating kabataan. Ito kasi yung mga taon na may thrill pa ang lahat sa mundo, na bago mo matutunan ang isang bagay ay masusi mo muna itong tutuklasin. Hindi katulad ngayon ay sobrang high-tech na, na isang pindot mo lang ay nandyan na ang iyong hinahanap. Paalala lamang po na ang bidyong ito ay isang brief history lamang at hindi isang libro o pelikula. Kaya po kung mayroon akong hindi nasabi ay comment nyo na lang sa ating comment box section. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Laging tandaan, kung walang knowledge, walang power. Ang buhay ay weather-weather lang. Bye-bye!